magandang araw mga bata. Ako nga pala si Sir Chris, ang inyong magiging guro ngayong araw. Tara, samahan niyo akong muli sa bago nating aralin sa edukasyong pangkalusugan. Handa na ba ang lahat? Health 3, Quarter 2, Week 2. Salik na nakakaapekto sa sakit. MELC discusses the different risk factors for diseases and example of health condition under each risk factor. Layunin. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang matatalakay mo ang mga salik, factors ng pagkakasakit at mga halimbawa ng mga sakit na namamana dulot ng kapaligiran o pamumuhay. Tara, magbalik-aral tayo mga bata. Tara, magbalik-aral tayo mga bata. Sagutan natin ang crossword puzzle. Sa nakaraang aralin ay natukoy mo ang mga karaniwang sakit na maaring maranasan ng mga batang tulad mo. Tara, subukan natin. Una, pababa, pangingitim na sumisira sa ngipin. Ano ang inyong sagot mga bata? Tama, tooth decay. Pangalawa, pahalang, English word, kulay dilaw o berde na tumutulo sa ilong. Ano ang sagot mga bata? Magaling, colds. Pangatlo, pahalang, English word, sakit na nanggagaling sa impeksyong dulot ng virus na varicella zoster. Ano ang iyong sagot, mga bata? Magaling! Chickenpox. Pang-apat, pababa, English word, pamamaga sa may liig dulot ng virus. Ano ang sagot, mga bata? Tama! Mumps. Pang-lima, reaksyon para ilabas ang plema sa baga. Ano ang sagot mga bata? Cough. Very good. Tara, pag-aralan ang larawan. Paano ang mga ito naging salik ng pagkakasakit? Ano sa palagay nyo, mga bata? Tara, tuklasin natin. Ano ang napansin nyo sa larawan? Magaling! Isang pamilya kasama ang kanilang mga lolo at lola at isang bata na may bingot. Ano kaya sa palagay ninyo? Magaling! Ito ay sakit na namamana o inherited genetic disorders. Tutuklasin natin yan maya-maya lamang. Ano naman ang nakikita sa larawan? Tama! Sakit na dulot ng kapaligiran. Nakakaraan na siya ng pagbahing, makate, at nagtutubig ng mga mata, pagbabara ng ilong, pagkapagod, at sakit ng ulo. Ito ay marahil sa pollen allergy symptoms o sakit na dulot ng kapaligiran. Tingnan ang larawan.
Ano ang napansin nyo, mga bata? Tama! Isa itong tanawin sa isang squatter area o mga bahay na nakatira sa tabing ilog na walang mga sariling lupa at tahanan. Marami tayong sakit na makukuha na sanhi ng pamumuhay. May mga sakit na nakukuha ng dahil sa genes ng mga magulang. Kaya may mga pamilya na mas madaling kapitan ng mga sakit tulad ng cancer, diabetes, at heart disease. Ating talakayin ang ilan sa mga ito. Una, heart disease. Pamilyar ba kayo sa sakit na ito, mga bata? Magaling! Alam niyo ba, kapag sinabing heart disease, ito ay iba't-ibang sakit sa puso. Kabilang dito ang rheumatic heart disease at heart attack. Maraming Pilipino ang binabawian ng buhay dahil sa heart attack. Karamihan sa kanila ay mayroong kondisyon, heart disease. Tumungo agad sa paggamutan kung mayroon ito sapagkat sensitibong bahagi ng katawan ang puso. Tandaan, mga bata! Pangalawa, cancer. Alam niyo ba ito, mga bata? Mapapagaling ang ilang cancer kung maaga ito ma-diagnose at maagapan. Upang malaman kung meron kang cancer, ugaliing palaging magpa-check up sa doktor, lalo na kung may kakaibang nararamdaman. Pangatlo, diabetes. Gaya ng naunang dalawang sakit na natalakay, delikado ang diabetes dahil maaari itong maapektuhan ang iba't ibang parte ng katawan kung hindi maaagapan. Sanhi nito ay ang kawalan ng kakayahan ng katawan na gamitin ng mabuti ang nakaing asukal. Kaya hinay-hinay sa pagkain ng matatamis na pagkain, mga bata. Pang-apat, hypertension. Alam niyo ba ito, mga bata? Tama! Namamana ang hypertension o high blood, isa sa mga sanhi ng heart disease. Kaya mahalagang magkaroon ng healthy diet at ugaliing mag-ehersisyo ng tama. Kaya huwag mong gagalitin ang nanay mo. Baka biglang ma-high blood sa'yo. Upang makaiwas sa malubhang karamdaman, huwag kakalimutang magpa-check up taon-taon. Mahalagang maging ligtas ang buong pamilya sa mga sakit. Mga sakit na dulot ng kapaligiran. Ang mga sakit tulad ng cholera, red tide, poisoning, typhoid fever, hepatitis A, acute respiratory infections, at leptospirosis na nakukuha sa kapaligiran. Tingnan maigi, mga bata. Ang maruming tubig at pagkain dala ng tag-ulan ang mga sanhi ng mga ganitong uri ng sakit. Ang mga itlog ng lamok ay maaaring dumikit sa gilid ng mga lalagyan. Galiing, linisin at kuskusin ang gilid ng mga ipunan ng tubig linggo-linggo. Linisin ang mga alulod upang umagos ang mga naipong tubig-ulan. Ang mga lumang gulong na pandagan ng mga bubong ay dapat biyakin o butasan upang hindi ito mapuno ng tubig ulan. Ipagbili o ipamigay ang mga nagkalat na lata, bote at iba pa.
Maaring dito mangitlog ang mga lamok kapag napuno na ang mga ito ng tubig. Sakit na sanhin ng pamumuhay. Una, pagkabulok ng ngipin. Meron ka bang bulok ng mga ngipin, mga bata? Naku! Ito ay nakukuha kung mahilig kang kumain ng matamis pero hindi nagsisipilyo. Ayan! Iaugaliing magsipilyo lagi araw-araw at pagkatapos kumain. Pangalawa, tuberculosis. Ito ay kilala sa tawag na TB. Ito ay sanhi ng bakterya na sumasama sa hangin mula sa laway ng taong may TB o tuberculosis. Maaari itong kumalat sa pamamagitan ng pag-ubo, pagsalita, o pagtawa. Pangatlo, obesity. May kilala ba kayong obese, mga bata? Naku! Ito ay ang sobrang pagtaba dahil sa pagkain ng higit pa sa kailangan ng katawan. Kaya maghinay-hinay sa pagkain, mga bata. Pang-apat, paglabo ng mata. Ito ay sanhi ng labis na oras ng paggamit ng computer, laptop o cellphone. Labis na panonood ng TV. Kaya iwasang magbabad sa inyong mga gadget, mga bata. Iwasan rin ang magbabad sa panonood ng mga Korean novela. Tandaan, mga bata! Tara, sagutin natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Batay sa nabasa tungkol sa mga sakit na namamana, sagutin ang mga tanong sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Tara, sabayan niyo ako! Ang tanong. Na, ano ang mga sakit na maaaring namamana? Ano ang sagot, mga bata? Ang mga sakit na maaaring namamana ay heart disease, cancer, diabetes, at hypertension. Magaling, mga bata! Ang tanong. Pangalawa, sa iyong pamilya, mayroon bang sakit na maaari mong mamana? Ano ito? Ano ang inyong sagot, mga bata? Opo, ang mga sakit na maaaring mamana ay heart disease, cancer, diabetes, at hypertension. Ang tanong. Number 3. Ano ang dapat gawin upang maagapan ang mga sakit na ito? Ano ang inyong sagot, mga bata? Tama! Ang dapat gawin ay panagiang magpa-check up sa doktor upang maagapan ang anumang sakit. Magaling, mga bata! Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Batay sa nabasa tungkol sa sakit na dulot ng kapaligiran at pamumuhay, sagutin ang mga tanong sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Tara, subukan natin! Una, ang tanong. Ano ang mga sakit na sanhi ng kapaligiran at pamumuhay? Ano ang inyong sagot, mga bata? Magaling! Ang mga sakit tulad ng cholera, red tide poisoning, typhoid fever, hepatitis A, acute respiratory infections at leptospirosis ay madalas na nakukuha sa kapaligiran. Pareho ba tayo ng sagot, mga bata? Magaling! Ang
tanong. Pangalawa, ano ang dapat gawin upang maagapan ang mga sakit na ito? Ano ang inyong sagot, mga bata? Tama! Dalhin agad sa pinakamalapit na paggamutan upang maagapan at malapatan ng lunas. Pareho ba tayo ng sagot? Magaling! Ang tanong. Pangatlo, kung ikaw ay may sakit na sanhi ng kapaligiran o pamumuhay, dapat ba itong ikahiya? Bakit? Ano ang sagot, mga bata? Hindi po dapat ito ikahiya. Dahil mas matutulungan tayo ng tao sa ating paligid upang maipagamot at awareness na din po sa karamdaman. Husay, mga bata! Subukan naman natin ang gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Sa iyong kwaderno, isulat ang NM kung ang sakit ay namamana. UP kung dahil sa uri ng pamumuhay. At KP kung dahil sa kapaligiran. Tara, subukan natin. Blank. Number 1. Si Mang Pedro ay nagkasakit sa baga dahil sa paninigarilyo. Ano ang sagot, mga bata? UP. Dahil sa uri ng pamumuhay. Magaling! Pangalawa, ang pamilya ni Rene ay may lahi ng sakit sa puso. Ano ang sagot, mga bata? NM. Ang sakit ay namamana. Usay. Pangatlo, si Lito ay may diabetes dahil sa madalas na pagkain ng mga chocolate at matatabang pagkain. Ano ang sagot, mga bata? Tama. NM. Ang sakit na ito ay namamana. Pang-apat. Nagkaroon ng malaria sa evacuation center. Ano ang sagot, mga bata? KP. Nakuha ito dahil sa kapaligiran. Panglima, ang dengue ay nakukuha sa kagat ng lamok na naninirahan sa mga marurumi at basang lugar. Ano ang tamang sagot, mga bata? KP, dahil sa kapaligiran. Magaling, mga bata! Pang-anim, diabetic siya katulad ng kanyang ama. Ano ang inyong sagot? NM. Namamana. Magaling. Pang-pito, mahilig kumain si Abby ng junk foods, kaya nagkaroon siya ng urinary tract infection o infeksyon sa ihi. Ano ang inyong sagot, mga bata? UP. Dahil sa uri ng pamumuhay. Ding! Pang-walo. Nakaubos ng isang kaha ng sigarilyo si Mang Berto sa maghapon. Ano ang tamang sagot, mga bata? UP.
dahil ito sa uri ng pamumuhay. Magaling! Pangsiyam, nahawa si Aling Nelia ng tuberculosis o TB sa kanyang pinagtatrabahoang pabrika. Magaling! Yupi! Uri ng pamumuhay. Pang-sampo, nakadama ng paninikip ng dibdib si Aling Celia pagkagising sa umaga tulad ng kanyang ama. Ano ang sagot, mga bata? Tama! NM. Ito ay namamana. Magaling, mga bata! Gawin naman natin ang gawain sa pagkatuto bilang apat. Itala ang mga salita na nasa kahon sa naangkop na kolum sa talahan na yan. Kaya nyo ba itong gawin, mga bata? Bibigyan ko lamang kayo ng 30 segundo. Sagutan natin, namamana, sakit sa puso, lupa, diabetes. Nakukuha sa kapaligiran ng uri ng pamumuhay ay dengue, tuberculosis, sipon, at buluto. Pareho ba tayo ng sagot, mga bata? Magaling! Gawain sa pagkatuto bilang lima. Sa tulong ng iyong mga kasama sa bahay, itala ang kanilang mga sakit na naranasan sa talahanayan. Sa ibaba at ang edad, magsimulang naranasan nila ito. Gawin ito sa iyong kwaderno para ito sa iyong performance task sa week 2. Ipasa ito sa iyong guro. Ang una ay ginawa para sa iyo. Pangalan at relasyon. Halimbawa, Josh. Si Josh ay bunso. Sakit na nararanasan, typhoid fever. Edad na naranasan ng sakit, 5. Ang pangalawa, pangatlo, at pang-apat, ikaw na lamang ang maglagay ng iyong kasagutan. Huwag kalimutang ipasa ito sa iyong guro. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Sa tulong ng iyong kasama sa bahay, magtala ng isang sakit na napanood o narinig mo mula sa telebisyon o radyo o nabasa mula sa pahayagan o magazine. Inahad ang mga maaring proseso at gamot na kailangan. Gawin ito sa iyong kwaderno. Halimbawa ng sakit, hypertension, proseso ng gamutan, kailangan ng regular na check-up ng doktor at maintenance na gamot. Mga gamot tulad ng amlodipine o losartan. Ang mga sumunod na hanay, ikaw na lamang ang maglagay. Patulong ang iyong nanay. Kaya mo ba itong gawin, mga bata? Magaling! Buuin ang mga talata sa ibaba. Piliin ang angkop na sagot sa kahon. Gawin ito sa iyong kwaderno. Tara, sagutan natin. Ang karamdaman ay maaring namamana na kukuha sa uri ng pamumuhay o sa kapaligiran.
Ang pagkakaroon ng karamdaman ay maaaring namana mo sa iyong mga magulang. Magmula sa uri ng iyong pamumuhay. Mga nakasanayan, ang kapaligiran ay ang lahat ng nasa paligid at ang mga bagay na napapaloob dito. Pareho ba tayo ng sagot, mga bata? Magaling! Tandaan, huwag kalimutan! Ang ating pinag-aralan sa araw na ito ay salik na nakakaapekto sa sakit. Dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Marami ba kayong natutuhan, mga bata? Muli, ako ang inyong Sir Chris nagsasabing mahirap magpaalam sa mga batang napamahal na sa'yo. Pero mas mahirap magpaalam pagkalit ang nanay mo. Maraming salamat. Hanggang sa muli, huwag kalimutang i-like, subscribe, get notified para updated kayo sa ating mga bagong aralin.